Hello guys, what's up? This is your boy Manu and today, ang pag-uusapan natin ay how to record your guitars at home. Kung hindi ka pala ka-subscribe, please click that subscribe button and also please click that bell notification icon para ma-notify ka sa bawat upload ko. And if you like this video, please click that like button and share this to your friends. Okay, huminto halos lahat ng bagay ngayong pandemic. Pero hindi ibig sabihin, hihinto na rin tayo sa mga bagay at gusto nating gawin. Isa ako sa mga taong lubos na nagmamahal sa music, simula nung ako ay bata pa. At dahil sa pagmamahal na ito, ay inaral ko ang science kung paano nga ba ako makakagawa ng isang music at makakapag-record dito sa loob ng aming bahay. Sa mahabang panahon at maraming failures at sangkatutak na research, ay natutunan ko ito ng tama. At ngayon, today, ngayong araw, ay si-share ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pagre-record ng gitara based sa aking natutunan dito mismo sa loob ng aking maliit na kwarto. Note na ang matututunan nyo dito ay pwede nyo itong i-apply sa vocals, bass, keyboard, or any single instrument na meron kayo. Tama na yan! Yung niluluto mo, sunog na! Disclaimer lang guys na ang mga ibabahagi ko sa inyo ay ang mga way na na-establish ko sa aking sarili sa mahabang panahon ng pagre-record ko dito sa aking maliit na kwarto. Maluwag ko itong i-share para madagdagan ang solid recording skills and knowledge nating lahat. Kahit nasa bahay lang tayo. And syempre, by the time na mag-decide kayo mag-record sa Glassstone Studio or kahit sa ang recording studio, ay mas magiging effective ang inyong workflow. At dahil sa tuturuan ko kuyang gawin ang inyong mga assignment, mas gaganda ang ating communications at mababawasan ang ating tanong sa utak. Maaari ding makatulong itong video na ito para mas ma-improve ang writing and recording skills natin kapag tayo ay nagsusulat ng kanta. Sa tingin ko, isa sa mga napaka-importanting skill bilang musikero ang matuto kang mag-record at this age. Entry point din itong video na to para sa mas magandang topic down the road na gagawin ko sa mga susunod na tutorial videos ko. Kaya, oo, ikaw, kung hindi ka pa nakasubscribe, please, huwag ka na magpataubli. Please, subscribe to this channel at huwag ka magpaulit-tsong sa bawat upload. Huwag mo nang kakalimutan na i-click ang bell notification icon and also like mo na din itong video na to para wala kang mamiss sa bawat upload ko. Oo nga pala, nung nag-start ako dito sa channel na to, ay gumawa ako ng isang tutorial video on how to write drums. Perfect na combination ito para i-connect mo yung matututunan mo dito at dito sa video na to. Okay, balik tayo sa recording. Kung ikaw ay gagawa ng isang playthrough or cover song or gagawa ka ng kanta, I suggest na before ka mag-track or mag-record, dapat ikaw ay confident na at well-practiced para mapadali ang iyong recording. Kung ikaw naman ay nagsusulat ng kanta, makakatulong kung may idea ka na bago ka mag-record. Sa video na to ay makikita mo at mapapag-usapan natin ang gears, software at ang tamang recording approach na ginagawa ko sa pag-record. Disclaimer lang guys na pambahay ang approach na ito. Mas maganda pa rin ang experience sa professional studio. Tinuturo ko lang ito para maging masaya ang recording journey ninyo. Alright, first, ano nga ba ang gears na kailangan natin? Ang mga kailangan natin ay number 1, ang gitara. Number 2, cable ng gitara or PL cable kung tawagin. Ang audio interface ang pangatlo. Number 4 is the USB cable for your interface. Number 5, ang computer. Yung iba, gumagamit ng cellphone pero hindi natin itatakal yun sa video na to. Comment down below if gusto nyong gumawa ako ng tutorial video about recording guitars using your cellphones. Alright, next na kailangan natin ay headphones or speakers. And lastly, ang ating software na gagamitin or kung tawagin ay DAW or Digital Audio Workstation. Alright, so ang pinaka-importante sa lahat guys, kailangan nating tandaan na dapat ang gitara natin ay nasa good or excellent condition. Dapat ito ay well-tuned, nasa intonation, and kung maaari, bago ang ating mga strings. I'm encouraging you to invest taking care of your guitar. Dalhin nyo ito sa pinakamalapit na guitar luthier para ma-setup at ma-check. Masasarap pa ang experience nyo sa guitar playing, for sure, kung nasa condition ng inyong mga gitara. Pinaka-importante kasi sa recording yung maayos sa source tone, which is yung instrument nyo mismo. Okay, para sa demo guys, ang gagamitin ko software ay Reaper. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Reaper ay isang DAW na available sa internet.
Ito ay magagamit mo ng libre at pwede mo lang itong bilhin. Pwede ka rin naman gumamit ng ibang options kung saan ako portable. At ang mga options na to ay pwedeng Cubase, Pro Tools, Logic, or iba pa. Pero sa tutorial na ito, ang gagamitin natin ay Reaper. Pare-pareho lang naman sila guys. Wala naman sila halos pinagkaiba. So okay, ang dami ko yung sinasabi. Kailangan natin mag-start. First, kailangan mo munang i-install ang Reaper sa iyong PC. Number 2, kapag na-install na ang Reaper, i-connect mo na ang interface sa iyong computer using USB cable. Kadalasan, yung ginagamit guys ng USB dito is yung printer cable. Yung isang dulo normal, yung isa naman ay pang printer. And lastly, iset mo yung interface as sound card na gagamitin ng Reaper. Para gawin ito, pumunta ka sa Options, Preference, Device, at piliin mo lang yung audio interface mo. Then, click OK. Ang audio interface nga pala na ginagamit ko ay ang first generation ng Focusrite 2i2. Nabili ko ito sa isang music store natin dito sa Metro Manila. Available ito kahit saan pa man, sa Luzon, Visayas, o Mindanao, or kahit nasa ang sulok ka man ng Pilipinas o Daigdig habang pinapanood mo itong video na to. So ngayon, try natin mag-record and apply natin yung mga sinabi ko kanina. Okay guys, dito tayo sa Reaper at gagamitin natin yung kantang One Minute Rock na sinulat ko last year. Sa mga hindi pa nakakapakinig ng One Minute Rock, available ito sa YouTube. Nandito yung link sa taas, ilalagay ko. Okay guys, so bago kayo magsimula, importante na nasa tono ang inyong mga gitara. After nyo itono ang gitara, susunod yung gagawin ay i-plug nyo na ang cable nyo sa interface. So para i-plug ang cable sa interface, nandito lamang ang PL cable slot. PL cable, plug nyo lang. At ang susunod ay i-plug nyo ang inyong gitara sa PL cable. So, dapat magkakonekta ang inyong gitara at ang inyong interface. Susunod na natin gagawin ay gagawa tayo ng track sa ating session. Kung nakikita ninyo yung session na to, meron akong mga track na nakalatag na. Ito yung lagi kong ginagamit na session kapag ako yung nag-track ng gitara. Sa parang ito, hindi ako nalilito dahil naka-color code sila. So, by convention, kung makikita nyo sa aking mga videos, ang drums ay laging kulay green, ang bass ay kulay blue, at ang gitara naman ay kulay pink. Alright guys, i-replicate natin kung anong ginawa ko rito. So, punta tayo sa bagong session, ano? Para makagawa ka ng track, i-double click mo lang itong left gray area na to, or hindi naman kaya, insert, track, or control T sa Windows, or command T naman sa Mac. Magdagdag pa tayo ng isa pa. So, meron na tayong apat na track ngayon. Ang gagawin natin ay lalagyan na natin sila ng label. So, gagawin ko, ito ay guitar. Capital letters. Guitar left. Guitar right. And guitar punch. Next is, ilalagay ko yung tatlong tracks na to sa ilalim ng guitar bus. So guys, kapag guitar bus pa lang, ibig sabihin yun ay siya yung pinakatatay ng mga tracks na to. Lahat ng signal na i-generate nito ay papasok dito sa track na to. Ang next na gagawin natin guys ay ipapan left natin at ipapan right natin yung dalawang guitar left and guitar right. So next is lalagyan natin sila ng kulay. Para gawin nyo, select yung tracks, click, shift, click. Next is i-right click natin yung mga tracks and then maglagay tayo ng color. Pink. Next naman guys ay gagawa tayo ng bass track and also yung drum track. Para gumawa ka ng tracks, again, ulitin natin, double click, i-drag natin sila pataas, lagyan natin ng label, drums, and bass. Lagyan natin ng color, green sa drums, and kulay blue naman sa bass. Next is, ilalagay ko sila sa isang instrument bus. So, gumawa ko ng isang track. Pinangalanan kong instrument. Itadrag ko siya pataas. Isa sa likod tong tatlo. At itadrag ko sila sa ilalim. So, kung mapapansin ninyo, yung format nito ay katulad na itong meron ako dito. Ilalagay ko sa description itong downloadable session na ito. Kaya, maluwag kayong gamitin itong session na ito kung gusto ninyo. Alright, balik tayo dito sa session ko. So, ang gagawin natin ngayon ay magta-track tayo. Para makapag-track ka, ang kailangan mo lang gawin ay click mo tong record arm disarm button. So kapag ito ay naka-red, ibig sabihin naka-engage ang arm. Ang ibig sabihin niyan ay pwede ka na mag-record. Ang susunod na gagawin mo diyan ay i-check mo yung gain settings ng iyong gitara.
So kung mapapansin ninyo, ang ating gain ng gitara ay naglalaro lamang sa negative 18 hanggang negative 6. Yan ay ang safe gain kung tawagin namin. Ang next na gagawin natin guys ay mag-load tayo ng isang guitar amp. Sa panong ito, gagamit ako ng isang guitar amp from Neural DSP which is a 14 nameless suite. Okay? Ilo-load ko ang 14 nameless suite sa aking session. Pindutin lang yung UI kapag walang lumalabas na user interface. Kadulod nito. And then, sisili ko yung paborito kong preset which is from Jen Skidman Riff 8. Kapag na-load na natin ang ating amp simulator, okay na. Pwede na tayong mag-gitara. So, tingnan natin kung ano tunog. Very metal. So guys, ang next na gagawin ko ay lalagyan ko ng amp simulator itong dalawang track na ito. Ito ang mga paraan para gawin yan. Una, pwede mo silang i-right click at copy effects. Then, click mo yung track na ito and then paste effects. So kung ano meron ko dito, meron ko na din dito. Another method is pindutin mo yung shift and then click mo ito and then drag. Mas madali yon sa palagay ko. So ngayon guys, handa na tayo mag-track ng gitara. Let's go! So ang una kong gagawin ay itatrack ko yung left part ng gitara. Para makapagsimula ka mag-record, pindutin mo lang itong record button or control R sa Windows and command T naman sa Mac. Pero dahil sa Windows tayo, ang pipindutin ko ay control R. Let's go guys! Guys, sa puntong ito, natapos na ako sa pag-record ng left track ng gitara. Ang next na gagawin ko ay idadrag ko na itong na-track kong gitara papunta sa guitar left. Okay, so huwag niyo kalimutan mag-save. So, ang gagawin natin sa susunod ay itatrack natin ang right part ng gitara. Pareho lang sila. Let's go! Sa point na ito, na-track na natin ang left and right guitar. Next na gagawin ko ay itadrag ko naman itong track ko pataas para magkaroon ako ng stereo track. So ngayon, pakinggan natin yung natapos ko. So guys, that's it. I hope natulungan kayo ng video na to at na-trigger ko yung excitement ninyo. And sana magamit nyo itong reference para mag-record kayo ng gitara sa inyong bahay. And if you like this video, don't forget to click that like button and share this to your friends. And please, 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 click that subscribe button and click that bell notification icon para ma-notify ka sa mga next videos na upload ko. Kung ikaw naman ay mayroong tanong or question, please feel free to comment down below. Shoutout nga pala sa Nicotomatic and also the No Good Crew.
thanks for sending this shirt, guys. I really appreciate it. Thanks for your support. Mabuhay kayo. If you guys want to buy this shirt and also buy the shirt that I'm wearing on my videos, nandito sa baba ang link. Nasa description lang po. So, yun. So, yun guys. Thanks for watching ulit. And see you on the next video.